Ito ang nakakagulat. Kapapasok lamang na balita na pinutakti ng samot-saring komento at batikos ang veteran comedian actor from ABS-CBN na si Vice Ganda ng marami sa mga kapwa at kapamilya fans nang tila mabalitaan at ay mismo sa isang reliable source kasado na di umano ang paglibad ng unkabogbol star sa GMA 7 at tuloy nang iiwan ang ABS-CBN. Wala mang kumpirmasyon mula sa kanyang partido ay namataan si Vice Ganda na nakipagkita sa isang GMA 7 director para gumawa ng show at ito nga ay ayon mismo sa ilang malalapit na kaibigan ng isa sa mga premyadong comedy star sa Pilipinas. Tila hindi makapaniwala ang marami sa supporters ng ABS-CBN na ang kanilang itinuturing na A-lister at tagapagtanggol mula sa mga bumabatikos sa kanilang TV network ay tuluyan ang iiwan ang bahay ng mga artista sa Mother Ignacia. Ilang pang source ang di umunay nagkalat ng balita na di umunay aabot sa nahigit sa kalahating bilyong piso ang maaaring talent fee ni Vice Ganda kung matutuloy ang di umunay contract signing nito sa Kapuso Network. Narito ang full report kung saan naging balang maraming netizens sa mundo ng social media. Tunay na walang permanente sa mundo kahit gaano katagal raw ang inyong pinagsamahan. Ngunit sa isang iglap lamang, maaaring mabaliwala ang lahat. Ito ang naging samot-saring reaksyon ng maraming netizens sa balitang gumimbal sa marami sa mga kapamilya fans nang gulati ng tampo ng unkabogable star ang ilang mga executive ng ABS-CBN na di may nakipagkita na si Vice Ganda sa isa sa mga ABS-CBN turned GMA 7 director para gumawa ng ilang proyekto. Mismo ang dating manager ni Vice Ganda at comedy star na si Oggy Diaz ang kumumpirma ng nasabing balita sa kanyang exclusive vlog. Tila ang tinutukoy raw ni Oggy ay ang direktor na si Bobot Morti na siyang nakilala sa pagdedirek nito ng Going Bulilit na ngayon nasa Kapuso Network na at dinedirek ang programa ni John Lloyd Cruz. Ayon sa isang reliable source, nakipagkita si Vice Ganda sa nasabing well-known director para magkaroon daw di umano ng proyekto na gagawin ng ABS-CBN star. Dito'y nagkaroon na ng samot-saring spekulasyon ang maraming netizens at di umano'y kasunod ng kayong proyekto ay ang pag-o-over the bakot ni Vice Ganda sa GMA 7. Ilang mga di umano'y executive ng ABS-CBN ang hindi makapaniwala sa nasabing balita na kung saan ang isa sa kanilang mga inaasahan at top artist ng Kapamilya Network ay tuluyan ang iiwan ang ABS-CBN. Dahil dito, marami sa mga kapamilya fans ang sinumbatan si Vice Ganda na tila wala raw utang na loob sa kanyang Mother Network at dahil lamang sa di umano'y pera o offer sa kanya nang hindi di umano bababa sa kalahating bilyon ay magagawa raw di umano nitong iwan ang isa sa mga network na kumalinga sa kanya. Ayon sa confirmed viral post ng isang netizen, hindi naman ang imposible na lumipat si Vice Ganda sa GMA 7 lalo't wala na talagang assurance na makakabalik pa ang ABS-CBN sa Free TV. Sa totoo lang tayo. Actually, kung sa percentage, 80% ang chance na mag-over the bakod si Vice Ganda. Consider na wala ng halos programa ang ABS-CBN na interesado ang mga viewers. For me, kahit di ako fan ni Vice Ganda, tama lang ang magiging desisyon niya. Why? Because malaki pa rin ang offer sa kanya ng iba't ibang network. Kahit naman alam na nating hindi na siya bankable unlike before, still, he can earn 100 million pesos kapag pumirma siya ng kontrata sa ibang stations. Sa estilo ni Vice Ganda, kahit sobrang yaman na niya, hindi pa yan titigil sa trabaho hanggat feeling niya may pakialam pa sa kanya ang mga tao kakagat yan sa offer. Remember, he is Vice Ganda na minsan na tayong napatawa sa kanyang mga TV programs and blockbuster hit movies. So kung may offer man sa kanya, so be it. Tanggapin niya, go! Kailangan niya ng pera kahit sobrang yaman na niya. Pero ang sad part dito, iiwan niya ang ABS-CBN. Wala talagang permanente sa mundo. Yung dati mong kakampi, magiging kalaban mo na ngayon. Ikaw ba naman na taon nang hindi nakita sa TV tapos na-cut pa ang talent fee? Hindi ka ba pupunta sa mas malaking offer? Huwag tayong magplastikan. Sa hirap ng buhay at krisis ngayon, wala nang makakatanggi sa milyones sa kontrata na inaalok sa'yo. At ito pa, as what the source said, si Direk Bobot na lumipat sa GMA 7 na may pinaplanong show para kay Vice Ganda. So meaning to say, nagkita sila somewhere. Of course, lahat ng chismis papasok na.
wala namang masama, pero ang pinakapunto nito, if totoo man, nasa ang isang salita ni Vice Ganda na hindi niya iiwan ang mother network niya. Kala ba ng maraming kapamilya, solid si Vice sa ABS-CBN? Bakit ngayon? Ayan, pinagpipiestahan na ng press ang latest chismis na mismo si OG Diaz ang nag-confirm na nagkita nga si Direk Bobot at Vice Ganda. Dati diba may issue pa nga si Vice sa mga lumipat ng network, tapos ngayon siya na tong nahahot seat ngayon. Magkano kayang offer sa kanya? Feeling ko mas malaki pa sa offer kay Bea Alonso. Siguro more than a half a billion pesos. So sino ang makakatanggi, diba? Well, malaking pera yan, lalo't pandemya pa rin hanggang ngayon. Kung totoo man ang balita, kawawa ang ABS-CBN kasi yung prime celebrity ng network nila, mawawala rin sa kanila. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. For sure kung mangyayari yan, sasama ang loob ng mga boss sa ABS, lalo na si Katigbak at Vidanes. Pero wala, money talks talaga. Anko, sa naging viral comments na ito ng isang netizen na siyang pinutakti ng samot-saring komento, tila kumbinsido ang maraming netizens na hindi naman raw talaga imposible na mag-over the backup na si Vice Ganda. Lalo tila ilang taon na nga raw hindi nakikita sa Philippine Free TV ang mga programa ng ABS-CBN at di umiisa raw si Vice Ganda sa nakat ang talent fee dahil sa pagsasara ng kanilang TV network. Ngunit ayon pa sa ilang mga source, tila tataas pa sa offer kay Bea Alonso ang nasabing TF ni Vice Ganda. Ayon sa komento ng netizen, posible raw itong umabot sa mahigit sa kalahating bilyong piso dahil ito raw ang isa sa mga prime actress na siyang nililigawan ng iba't ibang TV network. Mas nagdagdag pa ng tensyon ng maraming netizens nang di umis sabihin ni OG Diaz na confirm nga raw ang pagkikita ni Vice Ganda at ng isa sa mga GMA director na si Bobot Mortiz. Tila marami sa mga kapamilya fans ang sinumbatan ngayon si Vice Ganda at tinawag na walang utang na loob dahil matapos nga raw niyang ipagtanggol ang ABS-CBN sa mga kritisismo na nakukuha nito, lalot na't ang mga dating kapamilya star na nag-over the backup na rin ay si Vice Ganda rin raw pala ang isa sa mga tatanggap ng biggest offer para sa isang celebrity. Wala mang kumpirmasyon mula sa kampo ni Vice Ganda, ngunit tila marami raw ebidensya ang maraming netizens at kumbinsido ang marami sa kanila na iiwan din ni Vice Ganda ang kanyang home network na ABS-CBN. Tunay nga raw na walang permanente ngayon sa mundo. Kapag pera na nga raw ang pinag-usap, ano'y tila maaaring magbago ang lahat. Tulad ng akusasyon ng maraming netizens kay Vice Ganda na sa offer na mahigit sa kalahating bilyon ay di mo nituloy na itong iiwan ang kapamilya network. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumalat ang balita na mag-over the backup na si Vice Ganda sa GMA 7 at tuluyan ang magiging isang kapuso? Just comment below.